Good morning guys, welcome to my channel at Ins Life Vlog mga lodi. Pa-subscribe naman po dyan sa ating channel, paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong in-upload na video po. Paki-hit na po ng all. So ayan mga lods, pag-uusapan natin ngayon ang Venka. Paano alagaan ang Venka mga lodi? Ayan, ang dami ng flowers. Ang Venka mga lodi, kapag gusto mo siyang lumago, ikat mo lang palagi sa top dito. Hanap tayo ng ikakat. Tulad nito mga lodi, wala pa siyang flower. Galing din ito kakakat. Ayan, pero ayan, nakat natin yan dito. Ayan, nakat na yan. Tapos tumubo ng dalawa o. Tapos pinili na siyang ikat ulit. Ganyan lang palagi. Ayan, kung gusto niyong siksikan yung sanga-sanga at maraming flowers, ganyan lang po ang gagawin niyo. Paulit-ulit nyo ito ang gagawin. Kapag saka na kayo mag-stop kapag gustong-gusto nyo na ang ganiyang kalago. Ayan. Dito sa pinagkakat natin, may dalawang lalabas din dyan dito. At ito din dito. Dito. So, marami na po talaga maging malago na siya. Ayan ah. Ganyan lang ang paraan para siya ay super lago. Ayan. Pagkatapos, iwasan nyo yung maulanan kasi papasok dyan sa bagong cut ang tubig pagka mag-cause ng steam rot. Ayan. At bago nyo yan siya diligan mga lodi. At didiligan nyo sila mga lodi kapag nauuhaw na sila. Ito ang sign na nauuhaw na sila. Yung ganito mga lodi. Ayan, uhaw na yan. Tingnan nyo ang dahon, kakaiba. Nag-iba ang dahon. Di tulad nitong isa na ayan. Makintab, hindi pa nagparang natwitwist. Hindi pa kumulubot ang dahon. Hindi pa yan uhaw. Uhaw. Ito yung uhaw. Tapos meron pa dito. Ayan, ito super uhaw. Sobrang dry na. Ayan. Alam nyo, hindi naman yan nakaka apikto sa Venka. Mas magandang ganito, antayin nyo mauhaw siya kasi mas lalong tatagal siya. Pero huwag nyong antayin malipasan yan ng 3 or 4 one day. Ngayon 1 at bukas kung ganito na siya at bukas nyo padiligan, okay pa yan, hindi pa yan mamamatay. Pero siyempre huwag nyo ipaabot talaga ng matagal nyong diligan at ganito na siya kauhaw. Dapat kailangan diligan nyo na yan. Pero kung wala talagang time, bukas pa, hindi pa yan mamamatay ang Venka nyo mga lodi. Mas tatagal ang ganitong Venka kisa basa pa didiligan nyo. Tapos dilig ulit kahit basa pa, hindi nyo inantay na mauhaw ang Venka nyo. Mas mabilis na mabulok ang ugat-ugat niya kapag laging basa. Kapag basa pa, tulad dito, dry na siya. Kailangan magdilig na tayo ngayon. Ayan.
Ganyan ang mga binka ko dito. Inaantay ko siyang mauhaw bago diligan. Meron akong isang hanging binka dito na 4 years na, ang tagal na. Yung nauna kong binka, isa lang ang natira. Kasi yung iba dati, hindi siya kaagad matuyo. Pero yung isang paso, ang bilis matuyo. Lagi na lang na ganito. Ang bilis talaga niyang matuyo na hindi sinasadya. Pero yun pala ang mas maganda. Kasi mas tatagal pala ang binka mo kapag natuyuan yan palagi ng lupa. So ito yung matagal na binka ko, mag 4 years na or 4 years na mahigit or lampas na 4 years. So ito yan ang nilagyan ko, ay plastic na ganito sa water plastic bottle na recycle. Tapos ang nilagay kong soil dito, guys, yung lupa dati at may parang tinadtad na ano, puno, yung parang kahoy na matitigas na pinagtatadtad, yun ang natatandaan kong nilagay dito. Sinubukan ko lang naman. Ayan, tumagal siya 4 years. Wala siyang flowers, guys, kasi nahayaan kasi siya dito na ano, tumangkad lang. Ayan, tumangkad. Hindi ko pinagkakat agad dito nang tumubo na. Dapat kapag tumubo na, cut agad para mas maraming sanga-sanga dyan sa pagkasimula pa lang niyang tumubo. Kaya ngayon, pinagkakat ko siya kasi matanda na siya. Parang ano na, napakaligi. Ayan, pinagkakat ko. Ayan. Tumubo na ng konti. Ayan. Ayan siya. At uhaw na rin siya. Tingnan nyo. Nagbago na ang dahon. Parang paano na. Nag-iba na ang dahon. Hindi na masyadong matingkad. Ayan. Uhaw na yan. Ayan. Nag-iba na ang dahon. Ayan. Ito yung tumagal, yung pinakauna kong binka, ang tagal-tagal na. Tapos hindi yan naulanan dito, may payo. Ang binka kasi kapag laging basa, ang bilis-bilis mamatay niyan. Mga maulanan yan ng mga 3 araw, hindi pa yan mapapano. Kapag tatagal, laging naulanan, mamatay na po yan. Magka-stem rot yan dito. Mangingitim ang mga stem dyan. Mangingitim tapos magdra-dry ang dahon. Ayun, patay na. Kaya iwasan niyo yung laging ulan na naulanan ang mga benka niyo. Kapag stable na po ang benka niyo, mabilis na po yung mag-dry. Ayan, ang bilis nang mag-dry nitong mga benka ko. Ayan, mga uhaw na siya. Kapag naging parang ano na, siksikan na yung soil, ang bilis niyan matuyo. Kapag ang soil niyo parang ano pa, hindi pa masyadong ano nga tawag nun, bago pa lang yung soil niyo na hindi masyadong matuyo, kailangan nyo yung ibilad sa araw. Baka hindi pa stable at hindi agad matuyo ang benka, mga ugat ng benka. Ayan, mabilis yung mamatay. Magtataka lang kayo bakit ang bilis na matay. Kasi ganun talaga ang benka, ang bilis mamatay ng mga ugat-ugat. Kaya kailangan kapag bagong ripat, huwag nyo masyadong ano, lakihan ang paso kapag maliit lang naman ang plant na tinanim nyo. Kasi ang bilis ng benka mabulok ng ugat-ugat. Kung sa tingin nyo, ganito moist pa siya. Ayan. Hindi na siya masyadong basang-basa. Pero kapag kapain mo ang lupa, ayan, may ma-feel ka pang basa.
Ayan, wag mo munang diligan mga lods. Ayan, medyo dry na ang top. Pero, ang ilalim, mafe-feel mo pa ang moisture. Wag nyo munang diligan ang binka nyo mga lods. Ayan, hinayaan ko dito munang wag bulaklak. Ayan, ang ganda. Pero dito, pinagtatapkat ko. Ayan, lumabas na ang bagong sanga. Para mas malago. Ang ganda din kasi ng flowers, kaya nahayaan ko na lang dito. Ayan, ang ganda. So, yun ang benka mga lads. Yun lang ang sikreto ng benka. Talagang iiwas nyo sila sa basa. Kasi ganun lang, ang bilis nilang magrat. Meron din dito. Ayan, pinagtatapkat ko. Ayan, lumabas na ang bago. So, ganun lang, paulit-ulit nyo ikat ang top kung gusto nyong malago tignan ang venka. Huwag nyo munang pabubulaklakin kasi ano, parang masasayangan kayong mag-cut ng venka kapag nakita nyo na ang bulaklak. Tulad nito. Ako din, nasayangan nga ako eh, kasi nakita ko na ang flowers. Parang ayokong ikat kasi nagandahan akong tumingin. Pero kasi din, kapag pinagtatapkat nyo na, tapos siksikan, pag tumubo na to, tapkat ulit, di ba ang mas lalong lalago. Ang gaganda. Tulad nito, meron nito. Ayan, wala pa siyang flower. Ayan, ikakat ko siya para magkasanga. Ayan, tapkat agad. Magsasanga din yan. Ganun lang paulit-ulit guys. Meron dito ang lago na oh. Flowers na lang kulang. Yan, malapit na din yan ang iba. Kapag mag-flowers na yan lahat dyan, mas maganda na tignan mga lodi. So yan lang mga lodi, ang ating tungkol sa benka. Don't forget to like, comment, and share mga lodi. Pa-subscribe naman po dyan. At pa-hit naman ng like dyan. Pa-hit ng notification bell. So yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye.